Ayan, ito na naman tayo dito sa kabilang site. So, ito mga helmet. Ang hikita nyo, may mga pintura na. Yan po ay isang buo nilang, isang buong warehouse na binili nila sa Korea. Tapos dito nila itinayo. Kung anong style nung building doon sa Korea, yun din ang style nila dito. So, napakatitibay ng loob ng mga Koreano, mga helmet. Kasi umaakyat sila dyan. Yan, umaakyat sila dyan nang walang harness. As in, talagang walang harness, umaakyat sila dyan. At saka, grabe yung ano nila, dahil ang dapat na magtatayo nito, diba, dito sa atin, meron tayong erector. So, yung erector na yun, yun ang dapat na magtatayo nitong building na to. Itong mga I-beam na to. Sa kanila hindi eh. Mga mason. Mason ang nagtatayo ng ano na to, mga I-beam na to. So, nakatipid sila. Kasi hindi na sila kumuha ng erector. Mason na lang. Ang problema, di logi naman yung ating mga tropa kasi iba yung trabaho nila sa masonry kaysa sa steelwork. Yan. Iba dapat yung ano nun. Logi sila. Tsaka dito yung napapansin nyo yung ginawa ko doon sa Valenzuela ay sa Malolos, yung aking intermediate, yung kaganyan na yung intermediate ko is malalaki, pero sila ko napakaliliit lang, 30 by 15, 30 by 15 lang yung I-beam na yan, 30 ba o 25. Yan. So, ganyan sila katindi. Ganyan katindi ang Korea. Yung mga boss ng Korea, no? Hindi ko lang nakikita umaakyat dito yung vice president ng busong. Ito mga helmet, hindi na ito sa busong. Komsong na to, Komsong. O baga, ito yung mother company ng busong. Isipin nyo yan mga helmet. Wala pang grout. Wala pang grout yan, pero itinayo na nila yung I-beam. Gaano katibay ang loob niyan? Gaano katibay ang loob nila na magtayo niyan? Yan, lahat ng material is buo na. Lahat yan buo na. Ang hindi ko lang believe ako sa kanila, sa tibay ng loob nila, hindi ko lang believe yung magpapa-erect ka.
ng walang route. Once na bumali yan, patay talaga sila dyan. Matitibay ang loob nila. Yung doon sa kabila na yan, yan yung main office ng busong at saka kumsong. Pero pag natapos na to, yun, dito na sila mag-office, yung kumsong. Dito na sila mag-office. Magagaling din yung ano nila. Magagaling din yung technique nila. Marami din silang project na nakukuha kasi mayroon silang bubuksan sa Malate, 17th floor. Tapos sa Malolos, sa Maigiginto, may natapos na rin sila doon. Na isa, mayroon sila sa Laguna. Yan, Antipolo meron din. Kumbaga, ano na rin sila, kilala na rin sila. Tsaka maayos sila mag ano, hindi ko lang alam ha. Hindi ko lang ano kasi nung mga tinatanong-tanong kong mga trabahador, wala daw delay yung sahod nila. Yung mga umabot na dito ng 2 taon, 1 taon. Wala naman daw delay yung sahod nila. So, maganda kung ganun. Walang delay. Yan. Tibay ang loob. Ang puhunan ng mga Koreano. No, isipin mo yan, wala pang bolt, walang ano, plate. Walang talaga. Kaya dyan, pag umaakyat siya dyan sa taas na yan, walang ano, walang harness-harness dyan, oh. Umaakyat siya dyan, walang harness-harness. Pero pag na one time yun, laglag, patay talaga yun. Binuhat nila dito yung Korea. walang pinagkaiba yung building na to kaysa dun sa ano sa kanilang ginawa sa Korea. Yan. Lahat na nga ay kakabit ay buo na.
Isang araw lang nila tinayo yan. Mabilis. Lalaban mo ba yung damit ka? Bisa mo, para matuyo. Ayan mga ka-helmet. Kinakita ko lang sa inyo. Dapat itong bakal na to, buhos na to hanggang yan. Yan dapat. Nakadiretso na hanggang dito. Nag-aksaya pa sila ng ano yun. Kaputol na ibim, grabe. Binuhos na lang nila ang ganyan. Nakautak. Design. So, hanggang dito na lang tayo mga ka-helmet. Yung iba kong mga tao, naiwan ko dun sa, kawawa naman. Mga skilled lang kasi talaga yung kinukuha dito, yung sa tile shatter, pili lang, hindi pwede magpasok ng mason na tinatawag. Tile shatter lang talaga. So, yun. Maraming salamat. May galab shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakakasupport ng host sa inyo dahil alam nyo naman, bago lang po ako dito sa company na to. So, kailangan po muna natin magsunod bago sumuway. So, bawal yung cellphone. Although hindi naman nila binawal, pero inilagay ko lang yung sarili ko sa tamang kalalagyan para iwas pusoy. Hindi mapagalitan. So, yan. Hanggang dito na lang tayo mga ka-helmet. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Thank you and bye-bye.